Welcome sa Kuyang Market. Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, welcome sa Kuyang Market. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid ay kung bakit sana yung mabilin yung old car is around mga 150 PSI o 160, 170, 180 PSI sana yung mabibili nyo na old car. Ayan. Kung natatandaan nyo po yung aking previous na video kung mga tips ko kung paano bumili ng second hand car o yung old car, nabanggit ko doon na bumili kayo ng compression tester. Bakit? Para malaman nyo kung yung bibili nyo na sasakyan is baksak na ba yung kanyang engine compression. Ang dahilan kung bakit kailangan na 150 PSI siya ang mabibili nating old car is nga madali siyang itono and yun, matipid siya sa gasolina and malakas pang humatak. At saka pagka nagkaroon na siya ng AC, ang ating pong AC isa na kumbaga accessory na po yun ng ating makina eh. Pero yan po yung ating AC, yan ang talaga hong masasabi ko na pwedeng makasira ng ating yung talagang nakakasira ng ating makina kung hindi siya maayos yung ating air condition system. Kaya dapat sana kung yung mabibili natin na sasakyan na old car, yung AC compressor niya sana yung stock kagaya ng sa aking itong kay Pearl, itong aming Toyota Corolla, ang kanyang AC compressor is I believe ano siya TRS 90 ata siya ganyan. Okay, to, sa totoo lang po mga wala po akong alam sa AC pero nang tinest ko siya hindi naman siya ganong kaload, so I believe na stock pa po yung aking yung aking AC compressor. Kaya mahalaga yung ating AC compressor stock. Pag nilagyan nyo po yan ng mabigat na AC compressor, yung nagbibigay siya ng mabigat na load, yan, dyan po nagkakaroon ng problema, lumalakas siya sa gasolina. Kaya ipapakita ko sa inyo, paandarin ko yung aking makina at i-explain ko sa inyo. Kalimitan din ay tinatanong sa akin ng aking customer bakit yung kanilang engine vacuum kapag without AC nasa 20 inches of mercury. Pero kapag nag-on na yung AC, bumabaksak siya dito. Mga around 16. 15 to 16 inches of mercury na pag naka-AC. So yan, yan po yung mga ating i-discuss sa video na ito. Simulan natin. Yan po mga kapatid, ang aking pong engine vacuum kapag naka-idle, ayan, sa 800 RPM. Without AC po yan. Ngayon po mga kapatid, tingnan nyo po, i-turn on natin yung AC. So, tignan nyo po yung aking engine vacuum kapag naka-AC. Sa ating AC, ayan, bukas na natin. Ayan, tingnan nyo po mga kapatid o. Naka-on yung AC ko. Full blast. 900 RPM. Ayan, nasa green pa din. Ayan, nakita nyo bumaba siya. Kaya bumaba yan dahil siya. Kumbaga nag-on yung aking rad fan. Radiator fan. So ayan, kahit itong kahit naka-on yung AC niya, nasa normal pa rin yung kanyang engine vacuum, nasa green pa rin. Unlike yung ang compression nito is 151-152 average ganyan. Ngayon, base sa mga nagagawa kong sasakyan, kapag mababa yung mga compression nila, naandyan yung nila nasa red. Indication na maaring mabigat yung kanilang aircon, mabigat yung load ng aircon, or
mababa yung compression ng makina, kaya nasa red. Yan, ngayon po mga kapatay, papakita ko sa inyo 900 RPM, 880 to 900 RPM. Nasa yan, ayan. Bumaba siya dahil umandar yung fan. Kaya lang natin mamatay yung fan. Pero yan, kita nyo, oh, kahit umandar yung fan, nasa green pa rin siya. Oh. Ito yung tumataas kahit umandar yung fan. Hintayin natin ano, mamatay. Well, nagana yung RPM, stabilize pa rin yung RPM kahit naka-on yung fan. Naka-on pa yung fan, oh. Ayan, nag-off na yung fan. Eh nasa 18 inches of mercury yan ako. Nako, na AC natin ha. Okay mga kapatatin nyo, huhugutin ko pa yung manifold vacuum advancer. Ayan, kita nyo kahit walang, ayan o. Ayan, hinugot ko na, ayun, para makita nyo. Ayan, hinugot ko yung manifold vacuum advancer. Ganyan mga kapatid, o. Ayan, hintayin lang natin mamatay yung ano. Ayan, walang manifold vacuum advancer, o. Nag-850. Ayan, tumataas sa RPM, nag-normalize. Kita nyo mga kapatid, o. Kahit walang manifold vacuum advancer, nasa normal pa rin yung ano, nasa green pa rin, green mark. On pa yung radiator pan niya na, hintayin nyo na ano, mawala yung radiator pan. Hintayin nyo mga kapatid. Kaya napakahalaga mga kapatid na yung inyong radiator pan po mga kapatid. Ay, kita nyo na wala yung radiator pan, mas tumaas yung aking engine vacuum. Nasa around 18 inches of mercury. Walang ano yan ha. Naka 10 degrees lang siya. O 900 RPM. E at yan, tatanda nyo mga kapatid, mahalaga na nag-automatic po yung ating fan. Mataas ang compression. And yung ating aircon, kailangan po stock. Stock po siya. Kagaya nitong aking 2E, kailangan po ito TRS-90. Huwag kayong magkakabit ng ano ng mabibigat ang load. Kagaya ng mga 15C. Mabigat po 'yan. Mabigat sa makina. Kita niyo na si 17 hanggang 17 lang. Ayan. Ayan, mangat na ulit. Kasi 18 na. Ito nyo na ano. Ayan, maandar yung ano natin, no? Condenser. Press pala, ayan. So ayan, babalik ko na yung ating manifold vacuum advancer. Ayan, naka AC 18 inches of mercury, naka AC at 900 RPM. Ayan, nakita nyo po yung aking makina kung paano siya umandar at 150 na compression. Pag umaandar siya, madali siyang gitono, maganda siyang umandar. Kapag nagkaroon na ng AC ng aircon, kapag nagkaroon na-on mo na yung aircon, kita nyo sa 150 PSI na compression, hindi mabigat sa kanya. Kayang-kaya niya yung aircon. Yan, maganda talaga na maganda pa yung
kung presyo ng makina nang mabibili nyo ng second hand car. Actually lang 150 PSI, pasang-awa nga lang ngayon kay Sir John A. Citan eh. Pero yun, kita nyo naman okay siya, matipid siya. Ito po nga pala po, fuel consumption po nito with AC, with aircon, nasa 10 to 14 kilometers per liter. Pag wala naman po siyang AC, nasa 16 to 17 po siya pagka wala siyang AC. At dyan po nagtatapos ang video natin po today. Kung nagustuhan nyo po yung aking video, please give it a thumbs up. At kung hindi ka po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. And pakiclick na rin po yung bell icon para monotipoy po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. At kung gusto nyo naman pong malaman yung aking tips kung paano bumili ng second hand car o old car, panoorin mo ang video na ito.